Ano po ang sitwasyon ng COVID response ngayon sa BARM, Doc? Yes, alhamdulillah po dito sa atin sa BARM, unti-unti na bumababa yung mga kaso natin. In fact po, observing po yung ating growth rate and ang ating pong ADAR, yung ginagawa pong epidemiological data po natin, analysis, ay nasa low risk na po tayo dito sa BARM. So, alhamdulillah, at sana po magtuloy-tuloy na ito. With regards to our, ano po, yung aming vaccination campaign, tuloy-tuloy na rin po ito. Mm-hmm. May report po na kayo yung lowest sa vaccination rate sa BARM, no? Ito ho ba ay paano ina-address po ninyo ngayon? At ano ba ang main reason ito, Doc? Yes po. Actually po, you have to understand that the BARM is very peculiar po. Geographically, we are isolated from the mainland and the island. Mm-hmm. Very challenging po talaga itong aming mga island provinces kasi within the island, meron pa po mga islets at hindi po ito basta-basta napupuntahan kasi po kailangan we have to the weather condition. Isaalang-alang po natin yun. Kung maganda ang weather, pwede po sila pumunta kasi otherwise, malalakas po ang mga wave po dito kasi open sea na po ito, especially in Tawi-Tawi, in Sulu, in Basilan. But in Tawi-Tawi, for example, minsan po, previously po, ang aming problema din po ay kakulangan po din po talaga ng vaccine. Available po yung aming mga papakunahan pero yung aming vaccine ay wala po. So yun din yung mga ibang bagay po na medyo nagpapabagal sa ating pagbabakuna. But nonetheless po, tuloy-tuloy po tayong nagpapakuna. In fact po, we already vaccinated around 113,563 individuals on their first dose and 33,085 on the second dose yung completed na po ang bakuna. So all in all, naka 11% na rin po kami ng nabakunaan sa aming yung eligible population namin po dito sa Bangsamoro. Opo, kasi kamakailan din na papabalita well, umaksyon po ang pamahalaan dyan at sinasabing kinakailangan i-disperse din talaga, no, yung vaccines, no, hindi naka-sentro lang po sa NCR. Ano ang benepisyo nyo na dito sa ganitong hakbang? From then na yun po ay naging hakbang ng pamahalaan up to now na nag-uusap po tayo, nagkaroon po ba ng impact yun? Naramdaman nyo dyan sa BARM? Yes po, alhamdulillah, we are very thankful po at nasama po kami doon sa NCR plus na kung saan po isinalim ang BARM po sa doon sa isa sa mga bibigyan po ng pansin ngayon ng gobyerno. Medyo alarming din po kasi yung area namin kasi meron po tayong mga borders na malapit lang po sa Sabah, Malaysia, for example, wherein meron po tayong mga existing na Delta variants. So right now po talagang puspusan po din yung ating pagbabantay sa ating mga borders. In fact, even last year po, yung ating mga Sabah returnees ay talagang binabantayan po yun ng gobyerno. And right now po, for the whole month of July, kami talaga ay nagpapasalamat sa national government kasi po binigyan nila tayo ng medyo malaki-laking allocation na po ngayon ng bakuna. So meron tayong about 300,000 doses of vaccine po na darating sa atin ngayon within the month of July. But in staggered, halo-halo na po ito, may AstraZeneca, may Sinovac, even bibigyan din po nila kami ng Pfizer at ng Moderna. So kami po talaga ay nagpapasalamat sa national government sa pagbibigay pansin po dito sa BARM. Opo. Yung mga binanggit niyo figure kanina, Doc Osman, so sa percentage ng mga nabakunahan na po sa BARM, gaano na po kalaki yung percentage ng complete yung doses at saka yung mga naka-first dose na? Yes po. Yung aming first dose po, nasa 80,478, that is 26% po ng aming na master list po namin initially. Uh-huh. And then yung completely vaccinated po, nasa 33,085 or roughly 11% po ng aming master listed initially po. Oh, so 26%. But ang target po natin, yes po, ang target po natin sa buong BARM is we have to vaccinate at least 2 million po ng population ng Bangsamoro region. So talagang medyo malayo-layo po talaga. Yun po yung projected ngayon na ginagamit natin sa ating denominator, yung projected population na po. Yung master list po, yun yung initial. So, well, kahit naman po sa national, Dr. Amirel, medyo malayo-layo pa po tayo eh. Siguro, yan ang yung 4 million. Yung 4 million natin. So, 26% na ng populasyon sa BARM ang
naturukan yung first dose. Opo, at 11% yes, 11% of ng kabuuan fully vaccinated na. Yes po. And then anong target nyo? Target nyo within July? Within the July po, we are targeting na makajab po tayo ng at least 350 a day, daily average po a day yan set sa atin ng central office. So inshallah po, despite the many challenges po that we have in the farm, actually yung aming mga ibang probinsya like Sulu, nakaka-vaccinate po sila ng 500 daily average, Maguindanao and Lanao del Sur, ganun din po. So kayang-kaya po namin i-achieve yung target namin for daily average natin. Basta lang very po tuloy-tuloy din ang pagdating ng ating bakuna. Opo. Itong napabalita ngayon na antindi sa neighboring countries natin, lapit nyo dyan, no? Malaysia, Indonesia, kumusta ang inyong paghahanda po dyan sa BARM dito sa ganitong sitwasyon, Doc Amirel? Doc? Narinig niyo ako, Doc? Mukhang hindi yun pumasok, ah. Doc Amirel, narinig niyo po? Narinig niyo pa po ako? Oo. Yes, po. Yung binabanggit ko kanina, yung mga report ngayon, Doc Amirel, ng antindi ho ng mga cases sa mga karatig bansa namin at kayo ay talagang malapit ho dyan. May isa, for example. Ano ho paghahanda nyo ngayon dyan para hindi, well, kahit papano, mapigilan ho yung entry nitong Delta variant na to? Yes po. Yung sinasabi nyo pong area po, especially in Tawi-Tawi, that is in Turtle Island po, that is about just 1 hour away, pambot ride po yan from Turtle Island going to the Sabah. So meron po tayong mga Coast Guard po na nakatalaga dyan sa mga area na yan. And punong-abala din po yung ating Bureau of Quarantine na nag-check po, especially doon sa mga legally na nagpapasok naman po. In fact, last year po, meron tayong na-organize na task force sa Sabah returnees to that effect. And yun lang po talaga ang very challenging. Yung mga illegal entrants po na hindi po talaga minsan, ay talagang hirap tayo paano sila mahuli. Kasi nga po, talagang organized po ito sila since many years already. So, yun po. Pero puspusan po tayong nagbabantay sa ating mga borders with the help of our Coast Guards. Coast Guard BARM or humingi po kayo ng mas madami pang puwersa? Meron po tayo from the national government po na talagang nagbabantay sa international border natin. Meron din po tayo from local na nagbabantay din po. All right, sige po. And finally, kayo for sure preparing sa Feast of Sacrifice, no? Itong yes. National holiday na July 20 dineklara na. Ano ang mga ini-expect po natin dito? And of course, yes, kasama dun sa inilabas na panuntunan dito, yung restricted pa rin na celebration, di ba, Doc? Ano ho ang plano ngayon nyo dito? Yes po. Yes po. Actually, just like nung Ramadan po, yung Eid natin, nung feast po nung Ramadan, end ng Ramadan natin po, naglabas din po tayo ng mga panukala wherein advising po na as much as possible, iiwasan po natin yung mass gathering, yung sa mga open spaces. So, nangyari po, bawat pamilya na lang po ang nagsa-celebrate ng prayer within their compounds, within their houses. So, inshallah, ganun din po ang gagawin natin with this coming Eid kasi alam po natin na patuloy pa rin po yung banta ng COVID-19 sa ating komunidad. Okay, sige. Doc Amirel, maraming salamat po sa inyong panahon at syempre sa information. We'll keep in touch, Doc. Salamat po. Thank you, Ricky. Thank you po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.